الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sa mga nakaraang araw, pinag-aralan natin huwag ho natin kakalimutan na ang ating paksa ay nandito pa rin tayo sa Pillars of Ibadah. Meron tayong natalakay na Al-Khawf, ito yung number 1. At yung number 2 ay yung Al-Mahabba, yun ang number 1. Number 2 yung Al-Khawf. At ngayon naman, inshallah subhanahu wa ta'ala, yung pangatlo, yung Ar-Raja. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Ar-Raja? Nagbigay ang mga scholar ng definition ng Ar-Raja. Ta'arifuhu huwa bima'na at tawakku. Ayon sa mga scholar, ito daw yung at tawakku. Yung meron kang inaasahang magandang pangyayari. Wattama, yung pagkakaroon ng kagustuhan sa bagay na gusto mong mangyari. Wal amal, yung pag-asa. Wantidharu shay al mahbub, yung paghihintay sa isang bagay na gusto mo. Yung lahat ng mga bagay na yun, pag pinagkaisa mo yun, inipon mo yun, ito yung tinatawag na Ar-Raja. Ngayon, kaya mahalaga ang pag-aaral dito, dahil marami rin itong uri o maraming itong itsura. Ganun din yung mga naunang natalakay natin ng al-mahabba. Maaari siya maging ibada, magiging shirk, magiging jais, magiging haram. So, ganun din yung al-khawf at ganun din yung ar-raja. Ngayon, unahin natin yung isang uri ng ar-raja. Itong raja ay maaari maging ibada. Magiging uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa raja'ullahi wahdahu la sharika lah. Ito daw ay magiging ibada, kadugudugo sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang bagay na ito, itong raja, ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ito ay binubuo siya ng dalawang uri. Number one, ito ay raja'un mahmud, yung magandang raja. Paano? Wahu raja bil makrun bil amal wa ta'atillah. Kung ang raja na ito ay may kaakibat, itinutulak ka sa pagsasagawa ng kabutihan. Wa ta'atillah, at yung mga bagay na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung dahil sa iyong pag-aasam-asam doon sa biyaya sa inyo Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng kanyang paraiso, na itulak kanya ito sa pagsasagawa ng albada. Kaya naman, yung bagay na yun, yung tinatawag na raja, ay magiging albada. Paano ito magiging madmum, hindi katanggap-tanggap? Magiging madmum kung ang raja na ito ay hindi kanya maitutulak sa pagsasagawa ng amal, sapagkat ito ay hanggang ano lang, hanggang pangarap lamang. Ha? Nangangarap kang makapasok sa paraiso, maganda yon, dahil yun ay raja. Nangangarap kang patawarin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, maganda yon. Subalit, kapag ka hindi kanya na itulak sa pagsagawa ng kabutihan, yun ay hindi maganda, madmum. Hindi kanya na itulak sa bagay na magiging dahilan upang kaawaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala at papasukin kanya sa paraiso, hanggang pangarap ka lamang. So, ito ay madmum. Paano naman ito magiging shirk? Magiging shirk kung ang raja ay may alay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, na yun yung bagay na
la yamlukuhu illallah, walang nakaka walang may hawak nito maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, meron kang mga kaibigan, meron kang kinuha mga kaibigan mula sa mga jin, at doon ka kumukuha ng, o doon ka nag-aalay ng araja. Yun nga, yung pag-aasam-asam sa kanila, sa, kaya naitutulak kanila sa pagsasagawa ng kasamaan o ipinagbabawas sa Islam. Dahil sa iyong paniniwala sa kanila, humapaghahanga mo sa kanila, so meron kang paghahangad, meron kang hinihintay mula sa kanila na gawin nila ito, ang bagay na ito ay kalugod-lugod sa palagay mo sa iyo. So dahil doon, ito ay magiging shirk. Ito ay magiging normal. Paano siya magiging normal? Tabi'i. Kung ito ay, dahil sa ito ay likas na sa atin, nalilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong pakiramdam na mayroong sa loob natin na tinatago natin o tinatawag nating pag-asa. Halimbawa na lamang, kung mayroong kang kaibigan tapos mayroong kang hinihintay mula sa kanya na meron naman siya itong panghahawak, meron naman, naman siya itong kakayahan na maibigay sa iyo, so pwede yun. Halimbawa, meron kang kaibigan na may pera, tapos humingi ka sa kanya, meron kang hinihintay mula sa kanya na tulong, so normal yun. Siya yung tatay, araw-araw nakasanayan mong binibigyan ka ng baon sa iyong pagpasok sa eskwela, so sa gabi pa lang meron kang raja, meron kang pag-aasam-asam na bukas ay bibigyan ka ulit, at alam mo yung kakayahan niya yun, kakayanin niya yun. So hindi ho yun masama, hindi siya papasok sa shirk at hindi rin siya papasok sa haram, dahil yun ay normal. Halimbawa lamang, ano ang mga dalil sa ito ay merong binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Kahf sa verse 110. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang kanyang situation ay meron siyang pag-aasam-asam, meron siyang hinihintay, meron siyang pinapangarap sa pagkaharap niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng kiyama, sa kanyang Rab, sa kanyang Panginoon, gumawa siya ng amalon salih. At huwag na huwag siyang magtambal sa anumang uri ng pagtatambal, pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit sino man. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ulitin ko ho, ang ar-raja ay maaaring ito ay maging shirk, maaaring maging ibada, maaaring maging tabi'i. So mga kapatid, hanggang sa muli, nawa ay gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, at patuloy ang kanyang taufik, ang kanyang gabay sa atin, sa ating pagkikinig, sa ating pagsusubaybay sa ating lectures, katulad ng mga pakikinig natin sa mga ulama natin, sa kanilang mga muhadara, sa kanilang mga durus, sa kanilang mga khutba. Nihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan tayo ng gabay, pagmamahal sa pagpunta sa kanilang mga majalis. Sapagkat ang tanda na ikaw ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay meron kang pakiramdam sa iyong puso na maluwag sa iyo ang pagsasagawa ng mga ibada, lalo-lalo na ang paghahanap, pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil ang pagsasaliksik ng kaalaman, ito ay palatandaan na mahal ka ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sinuman ang nanais, sinuman ang gusto sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kabutihan dito sa mundo, higit sa kabilang buhay, ay ang tanda nito ay ipauunawa niya sa kanya ang kanyang din. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod na Sheikh Ali Yaqub Yusuf, akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.